Alright mga kapatid, God bless po sa lahat. Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga iba't ibang uri ng dako ng Pilipinas o iba't ibang uri ng dako ng kultura ng ano pa mang oras. Magandang tanghali, magandang gabi kung ano man ang kultura nyo, magandang gabi po. Salamat, medyo naging busy lang po kaya ngayon lang nakaroon ng pagkakataon na makapag-opinion ulit. Ang ating tatalakayan po ngayon sa pagkakataong ito yung tungkol sa nangyaring maisog dyan sa Tacloban. Bagamat late na, pero at least napanood natin yung kaganapan. Diba? Hindi na tuluyan. Nagkaroon ng kaunting aberya dyan. Ay, hindi lang pala malit na aberya, talaga malaki aberya. Maraming dahilan, maraming kwan. Ito po, iyan po yung tatalakayan natin. Isang opinion lang po ang gagawin natin, siguro. Ang bigyan natin ng reaction at opinion, yung base lang po sa napanood natin. At ito po yung representative lang po sa akin po yun. Nire-represent ko lang yung sarili ko. Isa po yung opinion ko lang po. Hindi po ito nagre-representative sa ibang opinion ng ibang tao. Okay po? Opinion ko lang po ito. Sana po mabigyan lang natin ng kaunting opinion at reaction. Okay? So nangyari sa Tacloban, maisog rally. Di ba? Nagkaroon ng kanyang kagalapan dyan na talagang ginagawan talaga nila lang para wag hindi matuloy yung mga ganyang klaseng rally. Di ba? Ang daming dahilan. Yan. Truck na naman, mga heavy equipment ang nilagay dyan sa Freedom Park. Talagang itong, ang napapansin po natin mga kapatid, di ba? Naging ko na siya eh, parang naging kalakaran na. Kasi nagtagumpay sila sa kwan eh, sa may Bulacan, sa may, di ba, sa Bustos. Yung mga ipinarada na truck doon. Parang naging ko siya. Parang, po pwede. Parang ganun ang style eh. Pero hindi nyo napapansin natin mga kapatid, di ba? Nagiging kwan sila. Parang akala nila pag-aari nila yung tinatawag na sa yung mga Freedom Park. Hindi niyo po alam po mga local government. Ang Freedom Park po, alam namin alam niyo po yun. Pag-aari po ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga Freedom Park. Pero napansin niyo po, di ba? Ang daming truck na nakaparada. Anong ibig sabihin, di ba? Ang dahilan lang naman po daw, sabi ni Kwan. Ang mayor dyan, si Kwan eh. Naalala ang kwan ko si Alfred, di ba? Remaldes. Bali pinsambuyan ni Bongbong Marcos. Ang dahilan nila, bakit daw di sila pumayag doon sa ganon? Dahil sa sila ay religious province. Yung mga ganon, may tinatawag silang ako nata sila na santo ninyo, di ba? Ayaw daw nila yung taga yung mga nagrarally ng mga Bastos at Palamura, di ba? Diba? Ito kasi si Kwan eh, diba? Si Pangulong Duterte. Talagang likas na sa sarili niya yung makapagmura. Ayaw doon nila yun. Pero ang tanong, diba mga kapatid? Ang tanong, nung panahon po na nagkaroon ng Yolanda dyan o nagkaroon ng Adi Kwan dyan sa Tacloban, dapat sinabi niyo na po yung Kikwan. Mayor pa si Duterte noon na ayaw namin dito sa inyo. Nung tumulong ang Davao, di ba? Diyan sa Tacloban. Dapat sinabi nyo na rin yan. Ay, sorry po, Mayor, hindi po kami tatanggap ng palamura, di ba? O, nung maging presidente siya, di ba? Ganon din naman, di ba? Isa sa mga naging bahagi, agad na tumulong, di ba? At gumawa ng para magkaroon ng housing dyan. Doon sa mga biktima ng Yolanda. Di ba? Nang panahon ng Duterte, di ba? Maraming, almost 85% ata ng housing dyan, na isagawa nung panahon nung Duterte. Dapat sinabi niyo na rin po yan noon nung presidente pa po si Duterte. Dapat sinabi, President, sorry po, hindi po kami tatanggap ng tulong na mula dito kasi palamura po kayo. Dahilan lang po 'yun yung mga ginagawa niyo, dahilan lang 'yun para wag lang matuloy yung 'di ba yung rally nila diyan. Pero ang yan, ang napapansin niyo mga kapatid, 'di ba? Tingnan niyo ha. Kwansya, nananalaytay talaga sa dugo nila. Nananalaytay talaga sa dugo nila yung pagiging diktador, di ba? Nasa dugo nila talaga yon yung pagiging diktador, di ba? Akala nila yung kapag nakabalik na sila sa posisyon yon, yan sila na ang may-ari ng lugar o sa kanila na yung bagay na samantalang sa sambayan ng Pilipinas, di ba? Sambayan ng Pilipino ang may-ari ng Freedom Park, di ba? Ganun po yun. Huwag niyo ipagkait po dahil hindi niyo po pag-aari po yan. Bangamat, oo, katuwiran niyo rin po yan na maging gano'n, di ba, bilang executive dyan o maging mayor ng Tacloban, dahil religious nga daw po, hindi, ayaw nila, di ba, palusot niyo lang po yun, pero ang totoo,
nananalaytay talaga sa dugo nyo, di ba? Nung panahon na, di ba, nagkaroon ng kwan dyan, payak-yak ka pa nga, di ba? Dahil sinabihan ka ni Marowas na Rimualdis ka, ang presidente ay Aquino, di ba? Di ba payak-yak ka pa? Di ba? Na, minsan, di ba napansin naman natin yun? Akala namin talagang kwan ka. Pero, yun, ayaw din nila ng kwan na bastos daw, di ba? Kanangat, kwan lang nyo yun eh, alibay nyo lang yan para lang ano, para wag lang matuloy. Pero ginawa nyo lang ng para talaga yan. Pero ang napapansin natin dito mga kapatid, ito, doon diba? Nasa dugo nyo po talaga yung pagiging diktador. Diba? Nasa dugo nyo. Ikes na po kayo lahat, diba? Ganon yan. Sa mga susunod ng mga pagkakataon. Wala na siguro talaga. Kasi talagang budol talaga. Diktador talaga yung mga utak nyo, di ba? Nasa utak nyo talaga yung pagiging diktador, di ba? Imagine mo, hindi nyo pag-aari ang Freedom Park. Hindi nyo pag-aari sinagawa dyan. Hindi nyo pag-aari ang pera ang ginawa dyan. Bakit pinipigilan nyo, di ba? Huwag nyo pigilan po. Pag-aari ng sambay ng Pilipino po yan. Karapatan nilang ilabas ang kanilang mga inaing. Karapatan nilang ilabas ang kanilang mga damdamin kung ano man ang kanilang kwan, di ba? Pero yung sabihin nyo na ganun, alibay nyo lang po yun. Yan ay bahagi lang ng mga palusot nyo. Pero dapat noon pa, sinabi nyo na yan, nung mayor pa lang po, ang Duterte, Digong, di dapat sinabi nyo na, nung mismo sila, mga taga-Davaon tumulong sa Tacloban, dapat sinabi nyo, ay hindi po pwede, kasi nga, ayon namin ng palamura at bastos, di ba? Di ba? Eh, dalawang kamay nyo tinanggap yan eh, di ba? Nung naging presidente, inuulit ko nga, di ba? Dapat sinabi nyo na rin yan. Hindi yung iaalibay nyo yung ganyang party, bakit? Gusto niya lang. Dahil ayaw niyo lang talaga matuloy. Bakit? Natatakot ba kayo? Di ba? Natatakot ba kayo na makakita ng buong Pilipinas na maraming aatin sa Maisog Rally, sa Tacloban mismo na kung saan, di ba? Teritoryo niyo yan. Yung teritoryo mismo, ang Tacloban, kayo mismo. Na pag nakita niyo maraming umatin, natatakot ba kayo na mapamukha sa inyo na marami ng ayaw sa inyo, sa pamilya niyo? Di ba? Ganun lang kasimple yan. Dapat hindi niyo kinatatakutan, dapat nagiging challenging sa inyo yan para makita niyo kung sino-sino o nasaan na yung mga adikain ng mga tao, nasaan na yung sentimento ng mga tao para makita nyo. Barometer nyo na po nga po sana yun eh. Dapat pinatuloy nyo yan, di ba? Para makita nyo kung talagang gusto pa rin kayo ng mga tao, di ba? Ganun lang yan. Maging patas, maging transparent lang, di ba? Wag yung ipipilit yung mga kagustuhan nyo na hindi naman pag-aari nyo yung ang Freedom Park, di ba? Hindi nyo pag-aari po yan eh. Pag-aari po yan ang sambayan ng Pilipino. Kaya dapat hindi nyo pinipigilan. Pero dahil nga sa dugong diktador po kayo, nananalay tayo sa mga dugo nyo pagiging diktador, kaya nangyayari po yan. Di ba? Huwag sanang mangyari yung mga ganung bagay. Bakit? Ay karapatan din ng mga sambayan ng Pilipino na ipahatid o magbigay ng kanilang mga hadikain, ng kanilang mga sentimento laban dito o pabor, laban man o pabor sa gobyernong ito. Di ba? Ito lang masasabi ko po, di ba? Dahil ayaw nyo ng mga, di ba, bastos daw. Ayon nyo ng tinatawag na palamura, di ba? Diyan sa lugar nyo. Dapat pagbawalan nyo rin po. Sana, ito panawagan ko po sa iyo, mahal na mayor, di ba? Alfred Romualdez, pagbawalan mo rin po yung mga adik. Di ba? Yung adik, lalong higit yan. Palamura lang yan. Pero yung adik, ma-influensya yung mga taklubahan mo bilang adik, nagdadala ng hindi magandang ehemplo, di ba? Sa lugar nyo, di ba? Na ikasisira ng mga kabataan. Yun, pagbawalan mo rin siguro. O, pasensya na po, ayaw namin ng adik. Wala po tayong binabanggit ko ano pa man, ha? Yun, para patas lang, di ba? O, sino ba yung sinasabihin ngayon na naggumagamit ng pinagbabawal ng gamot, di ba? Ganon din din sana siguro ang gawin mo para maging patas ka. Kasi hindi mo na pag-aari yung Freedom Park ng Tacloban, di ba? Pag-aari mo ba yan? Ang may-ari niya, buong sambayan ng Taclobanon. O, pag-aari ng sambayan ng Pilipino yun, bakit mo pinipigilan yung ganyan, di ba? Kung sarili mo pera siguro, yung pinagawa niya, siguro pagbawalan mo, di ba? Kung sarili mo pera yan eh. Hindi mo naman sarili ng pera yan eh. Pera ng sambayan ng Pilipino yung pinagawa dyan, di ba? O, kung talagang ayaw mo ng bastos, ayaw mo ng palamura, o di pagbawala rin mo yung adik. O di ba, ganun yan. Mas malupit yan, adik yan, masamang impluensya yan, na makakasira sa mga kabataan. O pagbawala mo rin, di ba? O ganun lang, kasimple, di ba?
Ganun lang, nagbibigay lang tayo ng opinion para silang do sa ating nakita, 'di ba? Hindi karapat, hindi naman kanais-nais yung ginagawa niyo po, 'di ba? Mga dahilan niyo lang 'yan. Ang daming truck diyan sa Freedom Park. Ano ba 'yan? Nag-auction ba kayo diyan? Wala naman nakalagay na tarpaulin diyan, auction yung mga equipment niyo, ng mga heavy equipment niyo diyan. Wala naman nakalagay na auction, 'di ba? Ano ibig sabihin lang 'yon? Inaharangan niyo lang yung mga ganyang equipment para wag lang matuloy, para lang hindi niyo payagan yung mga magsasalita at doon kayo natatakot siguro. Dahil sa unang-una, makikita niyo yung mga tao na nagsasalita na, nakikita niyo yung mga tao na ayaw na sa inyo. Diba? Ganun po katindihan. Doon kayo natatakot. Malalaman niyo kung sino ang ayaw na sa inyo at sawang-sawa na sa inyo. Yung mga ganun. Oh, diba? Kaya sana nabigyan natin ang opinion at maganda. Basta lagi kong sinasabi mga kapatid. Ang Freedom Park ay pag-aari ng buong sambayan ng Pilipino. Ipagamit muna natin ito sa lahat ng may gustong magbigay ng opinion. Diba? Ganun lang po. Basta lagi pong sinasabi ko mga kapatid. Basta tama, tama. Pag mali, doon tayo. Huwag magsama-sama. Doon lang tayo lagi sa tama. Ganun lang po mga kapatid. Salamat at God bless. Sana nabigyan natin ang reaction at opinion ng mga bagay na nangyayari sa ating bayan na hindi talaga, hindi ka nice-nice. Diba? Salamat at God bless. Thank you po.